climate change ay isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating mundo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na natin nararamdaman ang epekto nito tulad na lamang ng labis na pagtaas ng temperatura na nagpapainit ng ating kapaligiran. Hindi na ito normal sapagkat marami na ang naapektuhan, hindi lang ang tao kung hindi ang buong pamumuhay natin. Ang mga epekto nito ay hindi na maaaring ibalik, bagkus tayo ay dapat mag-ingat at umiwas. Karamihan sa atin ay may kaalaman na tungkol dito. Ngunit bakit nga ba nagpatuloy pa sa kasalukuyan ang problemang ito gayong kahit bata pa man ay inaaral na ito? Carl Oliveros. I am 22 years old and I'm currently a special science teacher 1 specialized in physics dito sa SIJAS. What is climate change and why is it a problem? Okay, so we define climate change as long-term shifts in temperature and weather patterns. So naging problem natin siya and for some animals because we will have to face new challenges for survival dahil sa kanyang mga kinakos. So yung mga effect niya sa Earth is that nagkakaroon tayo ng intense droughts, storms, heat waves, rising sea levels, etc. Are humans the root cause of it? How so? Okay, so technically, no. Yung Earth kasi meron siyang natural cycle. So from Ice Age, magkakaroon siya ng pag-warm, then babalik siya sa Ice Age. So yun yung natural na cycle niya. So ang nangyari lang dito is that yung humans accelerates climate change. Okay. So dahil sa paggamit natin ng fossil fuels for pag-gather ng electricity, for transportation, yung mga human activities na yon, we accelerate yung tinatawag natin climate change. Climate change has been taught briefly in elementary, but still lacks recognition. Is there a better way to spread information? Okay, so for me, aside from teaching it sa schools, ang pinakamaganda na pag-spread ng information about climate change is by the use of social media. Okay, so social media apps such as Facebook, Twitter, and even TikTok pwede natin gamitin for spreading ng awareness. Okay, so actually, recently, nagkaroon ng hashtag na Let the Earth Read. So, napanood ko siya sa TikTok. So, because of social media applications, nakapag-spread sila ng information. As a BSSC graduate, can you give us an idea on how we can incorporate climate change awareness agenda in our daily lives? So, actually, merong plenty of ways kahit students or mga adults sa pag-incorporate ng climate change awareness sa mga buhay natin. So first is to get involved. So by getting involved sa mga organizations, mayroong mga societies for climate change. So sa pag-join natin doon and pag-spread ng information about climate change, makakatulong tayo sa pag-reduce. So aside from getting involved, kung ikaw ay student and or even an adult, pwede kang gumamit ng bicycles kung mayroon kang pupuntahan instead of using cars. Another, pwede tayong gumamit ng products na binibenta ng mga companies na naglalayon na mag-help sa pag-reduce ng climate change or pollution. Okay. Aside from that, pwede tayong mag-waste ng less water. So meaning, babawasan natin yung pagsasayang sa tubig. So actually, kasi mataas kasi yung energy na kailangan para sa pag-produce ng clean and usable na running water. So, by using or wasting less water, makatulong tayo sa pag-reduce ng climate change. And last but not the least, be conscious of unnecessary energy use. So, when we say being conscious, so yung mga pag-unplug natin sa mga plugs na hindi naman natin ginagamit, such as TVs, electric fans. So, kahit hindi natin siya ginagamit, kung nakplug siya, we actually use electricity. So, by removing them sa mga plugs, we can reduce the effects ng humans sa climate change. So, I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet.
for my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists in the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. Magandang hapon, ako si Abby Dupale at part ako ng isang organization na sumusuporta sa laban ng mga katutubong kababaihan para kilalanin yung kanilang karapatan at yung kanilang paglaban dun sa kanilang ancestral domain. At isa din akong environmental human rights defender. What is the latest issue that you know about climate change? Last time, napanood ko, baka napanood nyo na rin, merong nilabas na study na sinasabi na we only have 5 years more kung gusto natin na sigipin pa yung Earth for its para doon sa malala na epekto ng climate change. So, yun yung latest na narinig ko. As an environmental human rights defender, are there any laws or projects that support the fight against climate change? Sa laws, tingin ko maraming mga magandang naisulat na mga batas para protektahan yung ating mga kagubatan, yung mga katubigan. Pero ang tingin ko kasi ang nagiging problema, lalong-lalo na sa Pilipinas, no, ay yung implementation in the ground. So, halimbawa niya dito ay yung Indigenous People Rights Act. So, isa yun na batas na kumikilala sa karapatan ng mga katutubo. At lalong-lalo na yung kanilang karapatan sa kanilang ancestral domain o dun sa kanilang lupang ninuno. At sinasabi dun sa batas na dapat ay protektahan ng gobyerno ang mga tao na nangangalaga ng ating mga kagubatan. Pero kahit ganun ay hindi na-implement ng maayos sa ground. So patuloy pa din yung pagmimina, patuloy pa rin yung mga plantation at logging na nangyayari sa mga komunidad. Kaya patuloy din na nasisira yung ating mga kagubatan. Do you think that following these laws or projects combat climate change all comes down to political will? Oo nga. Again, I think oo. Dahil kung sa batas na pag-uusapan ay, again, madaming batas na naisulat na napakaganda ng vision, napakaganda ng plano. Pero yung implementation dun sa ground, nagkakaroon ng dun yung lacking, no? So dun yung nagkakaproblema. Kaya kung magkakaroon ng political will talaga na ipatupad itong mga batas na ito, ay syempre maganda at makakatulong para talaga mapigilan yung climate change. Magandang araw sa iyo, Andre. So ako si Mr. Keno Ivan Matias, isang social science teacher galing sa Fortune High School, and I am also the former UMS department chairman in PLMAR Senior High School Department. Ano po yung latest na balita o nalalaman niyo patungkol sa kalikasan at climate change? Ngayon, di naman lingid sa ating kaalaman, no, na may lumabas na isang balita noon. No, at parang kamakailan lang ito, no, na ang mga scientists, no, na nag-aaral sa patungkol sa climate change, no, ay nagbigay ng babala, no, patungkol sa nangyayaring climate crisis ngayon sa buong mundo. Tandaan natin na ang climate change, no, ay isang pandaigdigang suliranin, no, na binibigyan tayo ng babala na kailangan nating bigyan ng aksyon itong climate crisis na meron tayo, kasi
sabi nga ng mga scientists, nasa limit na tayo eh. Kaunting-kaunti na lang, hindi na natin mapipigilan yung epektong daladala ng climate change sa ating buhay bilang mga tao. What movement you created that are related to our nature? Actually, when I was a UMS teacher in PLMAR, I've done so many projects and advocacies regarding climate change. One of which is yung ating yung paglulunsad no ng films no para sa mga UMS students no. We use the art of film in order to give an awareness with regards climate change, and so teaching young ones, teaching the youngsters about the effects of climate change. Sa tingin niyo po, sino-sino yung pinaka maapektuhan nitong pagbabago na nararanasan o mararanasan sa ating kapaligiran o sa ating kalikasan? Actually, lahat tayo, no? Hindi lang ito issue ng sa kabataan, hindi lang ito issue ng mga matatanda, but also the entire world, no? Kasi this is all about us eh, yung climate change, no? Kapag hindi siya natugunan, kapag hindi siya nabigyan ng priority, lalo-lalo na ng government, lahat tayo magkakaroon ng problema eh. It's a domino effect, no, from our environment. And remember, no, kung walang environment, wala tayo. Yun lang yun, no? Kung wala ang kalikasan, paano tayo mag-exist? Paano tayo paano tayo mabubuhay, no? Tandaan natin na tayo at ang kalikasan ay iisa. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili dito. Kaya sa issue ng climate change, lahat talaga, kasi this is a global issue, no, na dapat natutugunan ng bawat isa. What happens if we do nothing to stop the climate change? Definitely, we will be lost. We will be dead for that matter, no? Kasi, kapag, yun nga, sabi ko nga, tayo at ang kalikasan ay iisa, kapag hindi natugunan ang problema sa kalikasan, paunti-unting mamamatay ang lahat, paunti-unting mawawala ang lahat, at wala na tayong rason para mag-exist sa mundo. Kasi wala na yung magbibigay sa atin ng buhay, which is the nature, which is the kalikasan. So, in order to stop this, not just to stop, but also to prevent the effects no ng climate change, we need to act. Kasi kapag hindi tayo kumilos, kapag puro lang tayo salita, puro lang tayo paglikha ng mga advokasya na although yes, nakakabuti ito, nagkakaroon ng magandang epekto, but ang pinaka-priority natin, we need to act. Bawasan natin yung ating carbon emissions, mag-provide ang government ng mga policies, ng guidelines when it comes carbon emissions, and also we need to plant trees. Tayo as kaya mga kabataan, yun ang pinakaunang-una natin kayang gawin. We need to plant trees. That's all. Sa inyo po, paano nyo makukumbinsi ang mga tao na makiisa sa pag-prevent o pagtigil ng climate change? Okay, education is very important, no? Kung hindi natin tuturuan ng bawat isa, lalo-lalo ng komunidad, ang ating mga nanay, ang ating tatay, ang mga kapatid, tito, tita, ang pamilya natin, ang ating kapitbahay na magtanim ng puno, bigyan ng pagpapahalaga ang ating kalikasan. Kasi ang pagtatanim ng puno ang pinaka mabilisan nating pwedeng magawa, no, para tulungan ang ating kalikasan, ang ating ang pagtaas ng temperatura sa mundo, no, which is the global warming nga, no. I-educate natin sila kung ano ang kahalagahan ng puno. Kasi ang puno, nagbibigay ng buhay. No? So, yun ang pwede nating unang gawin. We need to educate our family about the importance of our life, importance of the environment, and also plant trees. Ngayon ay nalaman na natin ang sanhi at bunga ng ating mga aksyon sa ating buhay, pati na rin sa kapaligiran. Makikita natin kung gaano kahalaga na hindi lang basta maalam, kailangan din natin umaksyon at gumalaw. Mula sa maliit na bagay ay isa nang malaking tulong para sa ating kalikasan. Sanayin ang ating sarili na gawin ang mga bagay na makakatulong para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng ating mundo. Dahil sa uli, tayong mga tao pa rin naman ang may kinabang nito. Ayon nga sa mga eksperto, kayang mabuhay ng kalikasan nang wala ang mga tao, subalit hindi kaya ng mga tao ang mabuhay na wala ang kalikasan.